Aralin 12. Nais ng Diyos na mahalin natin ang lahat. Ang kwento ng mabuting Samaritano. Sa kwento ng mabuting Samaritano, nais ng Diyos na mahalin natin ang bawat isa. Dahil mahalaga para sa Diyos ang bawat tao. Masaya sa pakiramdam dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya't inaanyayahan tayo ng Diyos na magmahal sa lahat. Kahit minsan, mahirap gawin ito. Sino ang love mo sa buong mundo? Ang pamilya ko! Love mo din ba ang mga taong umaaway sa iyo? Opo! Sa ating panalangin, hilingin natin sa Diyos na maging mapagmahal tayo gaya ng kanyang pagmamahal. Buong puso, dasalin natin ang Ama namin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para nang pagpapatawid namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipangitulot sa tukso at inigya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa kwento ni Zaccheo, nalaman natin na si Jesus ay higit na natutuwa kapag tayo ay gumagawa ng mabuti at iniiwasan ang gumawa ng masama. Ipinakita ni Jesus na hindi natin dapat layuan ang mga taong masama. Dapat natin silang mahalin din at ipakita sa kanila kung paano maging mabuti. Ang susunod na kwento ay isang halimbawa ng pagmamahal sa ibang tao. Alamin natin kung ano ang nais ipagawa ni Jesus sa atin. Malalaman natin ito sa pamamagitan ng kwento mula sa pinakamagandang libro, ang Biblia. Isang abogado ang marunong sa mga kautusan ni Moises ang sumubok kay Jesus. Tinanong niya si Jesus, "Ano ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano ang sinasabi sa banal na kasulatan?" Sumagot ang abogado, "Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili." "Tama ang sagot mo. Gawin mo ito at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan." Pero hindi pa siya nasiyahan at tinanong muli si Jesus, "Sino naman ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "May isang lalaking galing sa Jerusalem, papunta sa Jericho. Sa daay, hinarang siya ng mga magnanakaw. Kinuha ang lahat niyang dala, binugbog at halos patay na nang iwan. Dumaan doon ang isang pari. Nakita niya ang nakahandusay at nagpatuloy sa paglalakad. Isang levita ang dumaan. Tiningnan lamang niya ito at di huminto. Hanggang sa dumaan ang isang Samaritano, isang dayuhan. Nakita niya ang sugatan at siya'y naawa.
Lumapit siya rito at nilinis ang kanyang mga sugat. Isinakay ito sa kabayo, dinala sa isang bahay panuluyan at do'y inalagaan. Kinabukasan, bago siya nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, binigyan niya ng pera ang may-ari ng bahay at sinabi, "Alagaan mo siya at kung magkano man ang kulang, babayaran kita." Tinanong ni Jesus ang abogado, "Sino sa palagay mo ang nagpakita ng malasakit sa taong sugatan?" "Ang naawa at tumulong sa kanya." "Lumakad ka ngayon at gayon din ang gawin mo." Ang aral na makukuha natin sa kwento ay pagiging matulungin at mapagmahal sa ating kapwa. Pero minsan, may mga tao sa buhay natin na mahirap mahalin. Kaklase na nakikipag-away. Mga taong sinigawan tayo o pinagalitan. Mga ate o kuya na nang-aasar. Pero, nalaman natin sa kwento na kahit may mga taong mahirap mahalin, dapat pa din natin silang mahalin. Dahil mahalaga ang bawat isa sa Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya mahalin at pahalagahan natin ang bawat isa. Ano kaya ang mangyayari kapag tayo'y nagmamahal sa Diyos at sa kapwa? Masaya po! Panuto, tingnan ang larawan. Sabihin kung ito ay gawain na nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. Makipagkaibigan ako sa mga batang wala pa masyadong kaibigan. Hayaan ko lang magkalat ng basura ang ibang tao. Sinusunod ko ang sinasabi ng aking mga magulang. Makikinig ako sa aking guro. Sasaktan ko ang aking kapatid. Tayo ay magiging masaya at makakapunta sa langit kapag tayo'y nagmamahal sa Diyos at sa kapwa, kahit minsan mahirap. Ito ang pangako ng Diyos sa atin. Maaari tayong makapunta sa langit, ang pinakamagandang lugar na mapupuntahan ng isang tao kapag nagmahal sa Diyos at sa kapwa. At sa langit, makakasama natin ang lahat ng mabubuti at ang Diyos na ating Ama. Ngayon, magdasal tayo at hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo na palaging magmahal. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawid namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipangitulot sa tukso at inigya mo kami sa lahat ng masama. Amen.